So guys, welcome back to my channel. Meron akong isi-share sa inyo guys. Ito, libangan namin to dito eh. Ito lang yung libangan namin araw-araw dito. Pagka wala kaming ganong gawa or walang trabahong dumarating, ito yung pinakaano namin. Stress reliever dito. So, gaalaga kami ng mga manok. Native na manok dito sa Oman. Mga local. Tapos, kasi mga nakaraan namin itong tag-init na patay lahat ng itlog, namamatay yung sisiw sa loob, hindi kami makabuo ng sisiw, hindi nakakapisa talaga kasi sobrang init niya, talagang natutuyo yung itlog, hindi nagtutulo yung similya, namamatay yung mga sisiw sa loob, nabubugok. Kaya ang ginawa namin, order kami sa online ng blower, tapos ng may timer, gumawa kami ng incubator. So yung ginawa namin incubator, kumuha kami ng rep na maliit, sirang rep, maliit lang. Tapos pagka may itlog, nililipat namin dun sa incubator na yon. So yung incubator na yon, nilagay namin dito sa loob ng machine shop namin. Maliit lang naman kasi ito, pero kasya dito. So nakatago lang siya, rep siya. Doon namin nilalagay yung mga itlog. So nagkaroon na kami ng itlog, mga 50 na yung nilagay namin. Tinesting lang naman namin, pero nung pagtesting namin, nagbilang lang kami ng mga 22 days or 20 days, 21 ganyan, nakapisa kami ng 4 na ngayon, 4 na yung napipisa namin after 22 days. So isi-share ko, ipapakita ko sa inyo yung napisa namin mga sisiw. Okay? So, unlike dati, nung wala kami incubator, hindi kami makapisa. Basta panahon ng tag-init. Pero pagka taglamig na, makakapisa naman kami kasi naglilimlim. Tapos, nagtutuloy yung mga sisiw. So, tara, pakita ko sa inyo yung incubator na ginawa namin. Okay? So, tara, let's go! So, guys, ito. Ito na guys, ayan yung incubator na ginawa namin. Binutas namin yan, naglagay kami ng salamin. So, yan yung rep. Yan lang yun. Yan lang yung ginawa namin na yan. Tapos, isishare ko sa inyo, meron siyang timer. Ito yung controller. Pwede mong iset dito kung ilang temperature o ilang degrees yung gusto mong init sa loob. Bago gumana yung fan at saka yung ilaw. Ayan, walang ilaw kasi patay yung niyan. Nakapatay yung ilaw kasi nakaset namin siya ng 36. So pag na-reach niyo yung 36 degrees na temperature, gagana ngayon yung blower, gagana yung ilaw. So paiinitin niya ulit yung loob. Buksan natin, ha. Paiinitin niya ulit yung loob niyan. So ito yung dalawang bombilya na yan. Yan yung nilagay namin na ilaw. So pag na-reach dun sa taas sa controller na 36 na lang yung init niya, ngayon gagana yan. Gagana yung blower, ito yung blower. Gagana yung blower, yung ilaw mabubuhay yan, paiinitin niya ulit yung mga itlog. Okay? So, pagka ganon, na napapainit niya, parang nalilimliman na rin siya. Ito yung sensor to, nandun yung sensor. So, yan guys, hindi yan butas. Kailangan silyado. Yan, gumana siya. Kasi, 36 na lang siya. 36 siya, gumana na yung ilaw, gumana yung fan, yung motor. Ngayon, iniinitan niya na ulit yung mga itlog. Kanina, nakapisa kami. Ayan, isa, may dugo pa rito. Papakita ko sa inyo yung mga napisa namin. Okay? So, ganun lang yung sistema nito. Naginawa namin incubator. Diba? Naman siya, effective naman siya kasi nakapagpisa na kami. Ngayon pa lang, 4 na piraso na napisa namin. Okay? Sara natin guys, ha? Ayan guys, buhay yan. Pag ito umakyat na ulit ng 37, 38, or 39, mamamatay na yan. Mamamatay yung ilaw, mamamatay yung blower. Ganun lang yung sistema nitong incubator na to. Okay? Tapos, ito, ipakita ko na sa inyo guys yung napisa naming sisiw. Kapat na kami. Yan guys. Ayun o, meron na kaming, yan, tatlo na yan. Medyo malakas na yan. Tatlong araw. Nung una, yung isa. Halos araw-araw, may isang napipisa eh. Yun,
kahapon lang yan, yung nandito sa gilid na yan, yung maliit-liit na yan, na kulay dilaw. Tapos ayan, nung kahapon, yung itim nung isang araw. Tapos, sila nilalagay. So, yan guys, oh. Yan yung isa. Buhay pa yan. Nahinga yan, nahinga. Kakapisa lang yan kanina. Tingnan nyo guys, hihinga yan. Ayan, oh, diba? Gumagalaw. So, yun guys. Share ko lang yung ginawa namin na incubator na yun. Effective siya guys. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, gagawa rin ako ng ganito. Order ako sa online ng blower na yun na may select, na may controller. Gagawa ko para magkaroon naman ako ng libangan din sa Pinas. Kasi ito yung pinakalibangan namin dito eh. Pagka wala to, nabuboring kami. Trabaho, bahay lang kami. Pero ito, minsan nakakahawa kami, nahihimas namin yung mga manok na alaga namin. Tapos, isa pa doon, yung itlog. Ang dami kasi, halos hindi tumigil ng pangingitlog yung mga manok na alaga namin. Siguro, yung manok na babae namin, inahin namin, 11. Halos araw-araw yun, nangingitlog. Tuloy-tuloy yun, mula nung nung nagkaroon kami ng manok na yun, yung dumating dito. Halos araw-araw nangingitlog hanggang ngayon. Last year hanggang ngayon, hindi tumigil sa pangingitlog. Gulat nga kami eh, araw-araw eh. Pero yung mga nauna naming manok na anim, nakahiwalay na yon kasi medyo matanda na. Tapos yung mga nakapisa kami noong nakarang taon, mga 10 ata 8. Babae lang yon. Tapos may mga lalaki din, mga anim or 8 din. Pinagkatay namin yung iba kasi nag-aaway. So yung 8 babae na nabago, ngayon nangitlog na rin. Halos araw-araw. Sabay-sabay sila, tuloy-tuloy. Yun nga lang, hindi kami makapisa kasi sa init. Kaya ang ginagawa namin, pagka nung ganun na hindi makapisa, niluluto na lang namin. Eh, nagkaroon pa kami ng itlog, di na kami bibili. Tuwing umaga, luto, ganun. Isa, ninahalo namin sa ulam. So, yun guys. Share ko lang yung incubator na ginawa namin. Sana may natutunan kayo or may makuha kayong idea para ano. Magandang ano rin to guys, eh, libangan. Sa mga OFW. Diba? So, okay. Thank you guys. Bye-bye. God bless. Don't forget to subscribe. Bye-bye.